Hello again, guys. Welcome back to aking YouTube channel. I'm Coach Fe, Mobile Stockies of Telepreneur Corp. For this video, ang i-share ko sa inyo ang ating technical training. So, basic steps ng ating mga retailer ito. First step sa kanilang business. So, if you're interested, just keep on watching. Pero bago yan, don't forget to subscribe on my channel and hit mo na din yung bell for you to be updated on my latest tutorial video. So, let's proceed to our intro. Welcome to our Technical Training 101. Ito yung guide na to is para sa mga bagong activated retailers. Okay? The know-how. So, this slide is credit to our mentor, Coach Louie Nash. Okay, so, paano nga ba kumikita ang mga retailers? So, first, ayan, e-load selling or yung ating benta-benta ng load. Alright, so number 2, pag nag-activate ng kapwa niya retailer. So, meron kang 5 activation code na pwede kang mag-activate ng gusto rin mag-retailer. Okay, so, ayan, i-save mo na rin ito sa phone mo kung Sun, TNT, and Smart User ka. 8724 and 2012 will be your free gateway. And, ayan, pa ang good news, nag-activate na rin tayo ng Globe TM. Ayan, so meron na rin silang free gateway for this. And ayan, ito yung mga 11 digits gateway na pwede natin pagsendan kapag yung ating mga free gateway ay naka-maintenance. Okay, so ayan, pili lang kayo dyan, Globe, TM, Cherry, prepaid user, pumili na lang isa sa mga gateway sa baba at isave na rin sa mga phone book ninyo. So, lahat yan is active number. Okay, so paano nga ba mag-load ang retailer sa customer? So, napakadali lang din naman, hindi na yan pinahirapan ni TPC. Okay, pupunta ka lang sa right message sa cellphone mo, then i-type mo ang mobile number, space, amount, and send it to gateways. And para naman makapag-load ng ating mga promo code, so please refer to our latest loading guide na sinend sa atin ng ating mga leaders. Okay, just type lang din yung mobile number, space, the promo code, and send it to our gateway. Okay, so and we have the short access for Smart, Sun, and Token Tech, which is C8724 or 2012, and for our Globe TM, so we have na rin na short access dyan, and you can send it to the 11 digits gateway. For the 11 digits gateway, please refer to the previous slide that I've shared kanina. So, ang tanong, paano mag-load ng same number at same amount? So, halimbawa, may nagpa-load sa'yo ng 3 regular 150. Ayan. So, same number lang din yung lo-loadan. So, ganito yung gagawin mo. Pumunta ka sa right message sa iyong cellphone, then i-type mo lang din mobile number space amount for the first 150. And then, yung second one, so ganito yung gagawin mong command. So, i-type mo lang din yung mobile number, space amount, and then space A. So, ang tanong, coach, bakit po ganun kailangan maguhin yung command? So, kasi yan, babasahin yan ng system natin as duplicate account. So, nafifilter yan ni system. And so, kung gusto mo talaga makapag-load ng same amount, same number, baguhin mo lang yung command. So, yung for the third 150, ayan, lagyan mo lang din siya ng space letter B. And note, kapag magkaiba naman yung amount, di na kailangan ng space A. So, ayun, ganun lang siya. Papasok na yan sa ating mga customer. So, paano daw mag-check ng ating load packet balance or ng ating load wallet? So, punta lang din, write message. So, i-type mo lang PAL and send it to our gateway. So, for example,
BAL and SEN 28724. So, noon, pag nag-balance inquiry tayo, meron siyang mababawas na 2 pesos sa ating load packet. Okay? So, may bawas siya na 2 pesos sa LC mo every time na magbabalance ka. So, ayun, kung gusto mo rin ma-check yung balance mo, tingnan mo lang yung last transaction mo kasi available doon yung latest balance mo. Okay? Okay, paano naman mag-refund nang hindi pumasok na load sa customer? So, ganito lang yung gagawin mo. Just type RF space trace number and send it to gateway. Okay, so, iyan na yun yung format ng ating refund command. Okay, so note, kapag nag-help ka, may bayad yan na 2 pesos. Good for one whole day na yan for our company's maintenance. So, kahit more than one ang ipumanbo sa help, sa loob ng isang araw, 2 pesos pa rin yung kaltas dyan. For load refund naman, make sure na within 3 days, makapag-command ka na ng refund ha, kasi 3 days lang valid yan. Okay? Dahil nga, ang isang system user ay may kakayanang mag-activate ng system user din. So, tuturuan kita kung paano ka mag-activate ng bagong retailer or system user. Just type ACT space SIM number ng i-activate mo / full name ng i-activate mo / address and send it to gateway. So, kailangan lang meron kang 150 load wallet para makapag-activate ka ng bagong retailer. Dahil ibabawas yan doon sa existing LC mo at malilipat yon sa bagong i-activate mo as yung free load niya. So, yun naman yung ibibenta niya sa customers niya. So, kapag kulang, hindi po yun mapaprocess. Talaga pong hindi yun ipaprocess ni company. So, para saan po ba ang 150? So, mapupunta sa inactivate mong retailer yung 100, yung 10 mapupunta kay TPC as system maintenance, and then yung 40 mapupunta po yan sa dealer na nag-activate sa'yo as system user or retailer. Okay po? For example, the 500 activation fee, so 250 load wallet ang free niya, and then yung 50 mapupunta yan sa TPC and sa dealer, and yung 200 is iyan po yung iyong net income. Okay, so yun yung kita mo sa activation ng 500 pesos. Okay po, so i-note lang din natin na hindi po tayo pwede na mag underpricing ng ating activation. Okay, so ang pinakamababa na sa activation natin is 300 pesos. Okay po, so bawal po yan ibenta ng mas mababa dyan, pwede kang ma-terminate kay company. Okay po, so some reminders lang din po na lagi natin tatandaan. Ang 8724 and 2012 ay para lamang po sa Smart, TNT, and Sun Cellular user. So, ang paggamit ng 8724 at 2012 ay free of charge po yan. No need na naka-unlikan. Pero we advise pa rin talaga our system user to load at least 5 pesos every first day of the month para naman doon sa pinaka-maintenance ng inyong SIM. Okay? Pag ang 8724 at 2012 ay under maintenance, pwedeng gamitin ng 11 digits gateway. So, kailangan mo ng airtime load para magamit ang 11 digits gateway. Okay po? Okay, so proceed naman tayo dun sa ating basic troubleshooting. So, ito yung baka naman kaya hindi ma-process yung load or baka naging invalid is baka sa part natin may problema. So, you have to double check. Yung first, yung spacing niya. And then, yung second, yung numbers. Madalas dito, nagkakamali din yung mga dealers, retailers natin. Kasi minsan, yung number na 0, nagagawa nilang O. So, ayan, may nangyari na din na ganyan sa mga members ko. So, you have to double check talaga before you send it to gateway. So, isa pa rin dahilan, baka mamaya, diba, yung signal ng area ninyo, sa area ninyo, is mahina lang. So, kayo nagsisending field siya or baka yung cellphone na gamit mo is yung signal nung SIM slot is, diba, is hindi na okay. So, you have to check it also. And then, yung mga letters, ayan,
Katulad nga nung sinabi ko, minsan yung numbers nagiging letters nga, like yung for example, yung zero nagiging O, ganyan. Yun yung mga dahilan kung bakit naging invalid din yung ating codes. And then, for the product codes, bakit siya naging invalid? Baka siguro dahil mali yung product code na nilagay mo. So, always refer to our loading guides for the product code na meron tayo sa TPC. So, mag-i-invalid yan kung hindi tama talaga ang ilalagay natin na product code. Okay? So, isa pa, yung ating load wallet o yung ating load packet, baka mamaya insufficient na kaya hindi po tayo makaload. So, you have to double check. Okay po, always check your load wallet bago tayo mag-load. Baka kasi nag-insufficient stocks na tayo. Okay? Sa pandahilan, baka yung personal load mo. Okay? So, baka nag-zero balance ka na yan, maintenance yung ating system. So, kung kailangan mo, may regular load ka to use yung ating 11 digits gateway. Okay? So, minsan, yung nasa inbox capacity natin, minsan, di ba, baka puno na, baka overflowing na siya talaga. So, sobrang puno na yung inbox natin. Kaya, hindi makapasok yung ating mga confirmation. So, you have to delete some of your confirmation sa iyong inbox. Okay? Para naman meron pwesto yung mga bagong message na papasok sa iyong cellphone. From a subscription, minsan si clients, sasabihin hindi pumasok yung load niya. Pero yun pala, yung pinapaload niya sa'yo, is nakasubscribe pa siya. So, ang tendency, talagang hindi siya papasok, hindi siya tatanggapin kasi nga mag-overlapping siya. So, ayun guys, isa yon sa dahilan kung bakit din nag-unsuccessful yung loading natin. So, isa pa, downtime advisory. So, isa pa yan sa dahilan, madalas ka rin magbasa ng inyong GC, okay? So, may GC naman tayo for retailers and dealers. So, you have to check once in a while yung ating GC. Huwag nyo lang siyang gawing tambayan, no? Magbasa din po kayo with regards dun sa mga announcement kung down ba yung system natin. Siyempre, para, di ba, para aware tayo na, kaya pala hindi nakakalag kasi maintenance. So, isa po yun sa dahilan. Okay? So, matuto din po tayo talagang magbasa. Okay po? So, text signature, parang meron pa rin naman kasi na gumagamit ang mga text signature ngayon. So, kapag may text signature talaga yung settings ng phone mo, so, probably hindi po yan papasok. Mag-i-invalid po yan. Okay po? Yan, I congratulate you kasi natapos mo na yung first step dito sa business mo. So, always remember, ang limitadong kaalaman ay limitadong kakayahan. So, pag limitado ang kakayahan mo, ay limitado rin yung income mo. Lamang ang may alam. So, take it from our mentor, Luwinash. Ayan guys, I hope nakatulong sa iyo yung video na to. Especially kung ikaw ay bagong retailer dito kay TPC. And ayan, this will be your first step sa iyong business. So, lagi mo lang tatandaan na lamang ang may alam guys. So, ayan, take it from our mentor, Coach Louie Nash. Thank you po. So, ayan guys, don't forget to hit the like button and don't forget to comment down below if you have some questions pa or if you have questions regarding our TPC business. So, comment nyo lang yung inyong comment sa baba para masagot natin on my next tutorial. So, ayan. Have a great day, everyone. Thank you for watching and God bless us all. Bye-bye.